Magandang araw pong muli sa inyong lahat. At muli po tayo po ay tutungo sa ating ehersisyo sa araw-araw na isang araw, isang talata, isang paksa. At ang paksa po natin ngayon ay ang pinaka the best na libro na inyong mababasa. Marami po mga life coach, wealth coach, may mga coach na kung coach, ibig sabihin yung mga coach, coach sa yung ibig sabihin yung mga nagtuturo, yan. Marami pong mga coach o mga nagtuturo na kung paano guminhawa ang buhay, kung paano kakikita ng pera, kung paano ka magtatrabaho, kung paano mo i-handle ang mga sitwasyon sa iyong mga trabaho, sa iyong mga pang-araw-araw na buhay. Marami pong coach na ganyan, marami pong nagtuturo. Pero meron tayo isang na neglect o napapabaya ang libro na nandito na bago pa tayo isilang sa mundong ito, mga nabubuhay ngayon. Ano yun? Yung Biblia. Yun po ang pag-uusapan natin. Biblia. Ang Biblia po ay lupon ng mga libro na pinag-isa. Kaya maraming libro ang Biblia. Mga libro sa isang libro. Yun yung Bible. Yun ang Biblia. Kaso, ang kaibahan ng Biblia, bukod sa lupon ng mga libro, ito ay salita ng Diyos. Hindi po salita ng tao, hindi po salita ng kung sino po si Pilato, kundi ito ay salita ng Diyos. Kaya kung meron kang Bible sa iyong bahay at hindi mo nabubuksan, nagkakasala ka. Maniwala po kayo. Kakasala ka. Meron kang isang pagkakataon na nandun na lahat ng advice na kailangan mo na hindi mo binubuklat ang paggawa ng mabuti at di mo ginawa. Kung alam mo ang mabuti at di mo ginawa, kasalanan na ito sa iyo. Mabuti ba ang magbuklas, magbasa ng Biblia? Mabuti. Ginagawa mo ba? Pag ginagawa mo, mabuti ang ginagawa. Pag hindi mo ginagawa, kasalanan ito sa iyo. Cellphone. I-type mo sa Google mo sa cellphone ko yung bawat the verse ng Bible. Lilitaw dyan. Alam mo mabuti at di mo ginagawa, kasalanan ito sa'yo. Facebook. May mga daily verse dyan. Madami ko nakikita. Nagpapaskil daily verse. Mga nagpo-post ng verse. At hindi mo ginawa, pinost mo pa, kasalanan ito sa'yo. Simple. Bible. Bakit kailangan natin magbasa ng Bible, ng Biblia? Pagka ikaw ay may problema, nasaan ang solusyon? Nasa kapwa mo? Nasa best friend mo? O nasa Biblia? Wala kang makikita ang best advisor kundi ang Biblia. Meron kang mga hinaing sa buhay? Ano ang kailangan mong basahin? Biblia. Walang ibang abogado, walang the best na abogado, kundi ang Biblia, ang Diyos. Diyos. Yung Biblia, walang ibang tinutukoy, kundi ang salita ng Diyos, kundi ang Diyos. Ang pinakasentro ng Biblia ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kung meron kang problema, good advisor, ang Panginoong Hesukristo, Bible. Meron kang mga hindi malamang solusyon, kailangan mo na abogado, the best solution, ang Panginoong Hesukristo, Bible. Oh. Meron kang sakit, sakit sa katawan at sakit sa espiritu, ano ang pinakadakilang doktor? Ang Panginoong Hesukristo, Bible. Oh. Ano pa? Nagkukulang ka ng kaalaman? Bible. Ang Panginoong Hesukristo pa rin. Nagkukulang ka lang pera. Pagkain. Kukulang ka lang pagkain. Trabaho. Bible, ang Panginoong Hesukristo. The best sa lahat. Wala ka lang makikitang perpektong advisor, abogado, doktor, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Wala kang makikitang financier na the best, kundi ang ating Panginoong Hesukristo, Bible. 100% perfect ang Bible. Buhat noon, ngayon,
at yung darating mo pang bukas, Bible, nakasaad sa Bible. Ano ang kailangan lang natin? Magbuklat, magbasa, at mag-aral. Kailangan may, pag nag-aaral, may tagapagturo. Huwag kang mananangan sa sarili mong kaalaman. Kailangan may tagapagturo. Pagka meron kang hindi naintindihan, punta ka sa mga, sa iyong mga pastor at makipag-aral lang ka. Kung meron ka mang problema, daanin mo sa Bible. Hindi niya man mahalata eh. O di ba? O pastor, ikaw, ano ba ito? Pagka kunwari, kunwari lang naman. Hindi ko naman sila magsinungaling kayo. Kunwari lang, para kung nahihiya ka, o di hindi halata. Medyo nagugulumihanan ako sa verse na ito eh. O dun mo simulan. Hindi papaliwalagin ng pastor. Hanggang sa gumaan ang iyong problema. Maniwala po kayo, 100% perfect ang Bible. Buhat noon, ngayon, at sa buhay na darating. Biblia ang sagot sa lahat ng bagay. Itanong mo, Biblia ang sasagot. Hindi ko sino man siyang mga tao sa mundong ito. Hindi ang best friend mo, hindi ang abogado, hindi ang doktor, hindi ang mga financier mo. Bible ang Panginoong Jesucristo. Muli po, ito po ang inyong pastor. Sana po'y makuha niyo ang puntos ko. Bye-bye po. Bye-bye. God bless.